So, ayan mga tong, welcome back ulit. Hindi yan yung intro natin. May bagong tayong intro. Ano tawag doon? Hello, what's up mga tong? It's another, hello, what's up mga tong? Welcome back with another video. So, for today's video, ang gagawin ko ay papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa kilikili ko. Kung paano ko siya minimaintain yung pagiging gantong kilikili. At syempre, marami akong paraan kung paano ko bunutin yung mga buhok ko sa kilikili. So, ngayon, makita nyo yung another way ko ng paglinis ng kilikili ko. So, kakatapos ko lang maligo. Ayan. Sa mismong phone ko, hindi makita yung itsura ng kilikili ko. Buhok ko sa kilikili ko, pero marami-rami na yan. At naiirita na rin ako, kaya bubunutin ko na siya. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun. Dun sa mga nagtatanong kung paano ko minimaintain yung pagiging maputi ng kilikili at pagiging, tingnan nyo naman, ang healthy ng skin sa kilikili. Diba? Pagka nagbubunot lang tayo ng buhok sa kilikili, hindi yun nakakaputi. Ibig kong sabihin, kailangan mong gumamit ng product na makakatulong para ma-maintain yung skin mo or pumuti yung balat mo. Syempre, kailangan mo ng product. Ayun, may ina-apply ka. Ako, bago ko pa lang to ina-apply na product mo, to kumbaga ilang weeks ko pa lang natatry to, pero nakita ko na agad yung resulta. At kung napanood nyo na yung Watson's Haul 2020 natin, isa to sa mga naipakita ko doon. So, ito yung mismong Watson's Haul 2020. Yan, at ilalagay ko yung link niyan sa description box. So, ayan na nga mga to, ang dami na naman natin sinasabi. Ito yung product. Ayan. Yan yung product. Ito yung St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub na ginagamit ko para sa kilikili ko. Itong product na to, hindi ko na siya bibigyan ng kung ano-ano pang description kasi pwede nyo naman siyang i-search, pero based on my experience, ang ganda niya gamitin, actually sa buong katawan, pero mas ginagamit ko siya sa kilikili ko kasi nga natutulungan niya, hindi lang pumuti. Parang nagkakaroon siya nung parang hindi naman peel off, yung parang mafe-feel mo na ang sobrang smooth after maligo. So, yan. Ito yung product na yon na makakatulong sa mga kilikili natin para ma-maintain yung pagiging maputi at mag-lighten at fresh skin. Nga pala, itong product na to, nakakuha na to ng award. So, yan mga tong. Recommended ko to sa inyo. Saan mabibili at magkano? Mabibili nyo to sa Watson's or sa department stores. Or anything na legit na mga stores, available to. At kung magkano, nasa 300 plus lang to. Kasi malaki naman na siya, pero may mas maliit dito na mas makamura kayo. Mas maganda kung may experience nyo tong product na to sa mga kilikili nyo. So, ito yung ginagamit ko. So, ngayon, ito na tayo. Pinagpapawisan na ako. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko na aahitin. Lilinisin yung kilikili ko. Una, gumamit ako ng pang-ahit nung sa unang video ko. Pero, ang hindi kasi kinagandahan ng pag-ahit, mabilis siyang tumubo yung buhok mo sa kilikili. So, ngayon, gagamit ako ng pang-ahit. In English ng product na to, slant tweezer. So, in Tagalog, pang-ahit lang to. So, yun. Isa-isay natin ako ipinagpapawisan ng mga tong, ano. So, ang kinagandahan lang naman sa pag-ahit ng buhok sa kilikili, katulad na ito. Kita nyo ba? Di man lang makita yung isang buhok sa kilikili. Wait lang, mag-effort tayo. Ayaw talaga mag-focus ng camera. Wala pa tayong magandang camera na nag-focus. Pero meron na akong isang nabunot na buhok. Ayan. Basta meron ako isang buhok na nabunot. Yun yung kinagandahan pag bunot-bunot lang mga tong. Kasi nga, nasasama yung roots ng buhok. Unlike dun sa ginawa ko nung una, na gusto ko lang mapabilis yung paglinis ko sa kilikili ko, inahit ko siya. Pero, it depends pa rin naman sa inyo kung anong way yung gagawin nyo. Medyo masakit siya. Pag first time, siguro, hindi siya maganda sa pakiramdam. Pero worth it siya pag naubos nyo na yung mga buhok sa kilikili. So, gawin ko lang to, tuloy-tuloy lang hanggang maubos yung buhok natin sa kilikili, mga tong. So, yan mga tong, lumipat lang ako ng angulo kasi nga, magulo. Magulo yung video ko, di ko makita yung kilikili ko. Ayan, go na.
Nga pala, ang importante pagka nagbubunot kayo sa kilikili nyo, make sure na kasama yung roots. Kasi kung hindi, parang wala lang pinagkaiba yan sa nag-ahit lang kayo. Hindi kasama yung roots. Kung mabilis pa rin tumubo. Konti na lang. Kaya natin to. Make sure na naligo na kayo bago kayo magbunot ng kilikili. Medyo masakit siya pero okay naman. Namumula na nga, namumula na banda dito. Patapos na rin tayo dito. Ayan. Yung iba dala-dalawa. Medyo masakit. Pero, carry lang. Is ganda. Is ganda para sa kilikili. Dito na tayo sa may bandang gitna. Naubos na natin sa bandang baba. Ang goal nyo lang dito is matanggal yung mismong bukok kasama yung roots ng bukok. Para matagal siyang tumubo. Kita nyo ba? Ayan, onti na lang talaga. Kaya natin ito. Kailangan mo kasi dito ng focus, mga tumubo. At ako'y nangalay na. Lusin mo na tayo. Grabe init. So yan, konti na lang mga tong, matatapos din tayo dito. Kaya to today. Hindi may iwasang may napuputol. Pero huwag kayong susuko. Kailangan nyo rin kunin yung roots ng napuputol. Yan! So, push na natin ito sa kabila. Yan. Nakabunot ako. Ayan, oh. Kasi di makikita. Wow! Ayan, yan, yan. Kita siya pag nakaganyan. Ayan, isang buhok na. So, siguro mga ano pa tayo. After 45 years pa tayo dito bago matapos. So, yan ako na lang. Papabilisin ko. Okay. Pagkatapos ko magbunot sa kilikili, ang ginagawa ko na ay naglalagay ako ng product para yung kilikili ko ma-relax at hindi ganun kasakit after magbunot. Kasi nga, di ba, alam natin yung after effect nung pagbunot is masakit talaga siya. Hindi naman yung sobrang sakit, yung alam yung nabunutan yung kilikili niyo tapos mano-mano. So yan, kilikili ko ngayon, yan yung tsura. Diba? Ang kinis niya na. Wala pa tayong nilalagay na product after buntan. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung product na nilalagay ko after mabunot yung buhok ko sa kilikili. So, ito yung ginagamit kong product. Ayan. This is Soothing Gel Aloe Vera and Snail for all types of skin. So, yan. Meaning, kung sensitive yung skin mo or you have your pang mayaman na skin, so, pwede yan. For all types of skin, this is 95% for ano moisturizing,
firming and brightening your skin. So, ang dami niyang kiniklaim na maganda talaga sa product. So, yun. Ito yung ginagamit ko sa kilikili ko para maibsan yung sakit ng mga open pores. Kasi madami pores na ng kilikili ko. So, ayan mga itong kumukuha lang ako ng portion. Ayan. Portion na sasakto lang sa kilikili ko. Kasi nga, kailangan natin tipirin din yung mga product na ginagamit natin. So, yan. Yan yung ginagawa ko. Nilalagay ko lang sa kilikili ko at hinihimas-himas ko lang siya para ma-relax naman yung kilikili ko. At ang sarap sa pakiramdam. Para siyang, ang tawag dito, nare-relax talaga yung kilikili mo after. Kasi nga, di ba, medyo masakit yan after bunutan. Kasi, yun nga, open pores, dahil open pores na. So, safe yan mga tong pagka nilagyan nyo ng moisturizer at mababawasan yung sakit. So, yan mga tong for today's video. Kung na-enjoy nyo to at may natutunan kayo, don't forget na mag-like and subscribe for more videos about, depende kung anong magiging next content natin. Pero for today's video, ito lang yung ma-share ko sa inyo kung paano magkaroon ng makinis, maputi, at healthy na kilikili. So, yan lang yung ginagawa ko talaga sa kilikili ko. For now on, kung ano lang yung mga pinakita kong product sa inyo, yung pa lang yung natatry ko. Although na, magkakaroon naman ako ng interest sa mga ibang product, sinasabi nilang effective. So, malay nyo, diba? Matry ko rin sa mga susunod na videos natin. So, ayan mga tong, see you on our next video. Bye-bye! Hola.